Ganda oh. Quality yung gawa niya eh oh. Sleeper. At yun na nga, kamusta mga kabitek? At para sa video na to, usapang frame bag tayo. Nung nakaraan, nagaanap ako sa Shopee, Lazada, Facebook. May mga nakita ako na trip ko, kaso yung presyo niya medyo out of budget. Medyo may kamahalan para sa ganung kaliit na bag. Tapos kaanap ko sa Facebook, nakita pa yung page ni Outdoor Lang. Kasi Outdoor Lang, nagko-customize siya. Kung gusto mo ng full frame, half frame, masukat sa bike mo, pwede. Pero ako, mas gusto ko yung half frame kasi makawala ng space for battle cage yung bike mo pag nag full frame ka. Ang maganda sa kanya, since customized ka, may choice ka kung anong sukat gusto mo. Kasi pag bumili ka ng ano na, yung ready-made na, pwedeng hindi siya mag-fit eh. Hindi siya mag-fit according sa sukat na gusto mo. So bukod sa size, pwede ka mamili ng kulay, pwede ka mamili ng telang gagamitin para sa paggawa ng bike mo. Hindi lang isa, hindi lang isang kulay. Pwede kang magkaroon ng color combinations. So balik tayo sa sukat uli. Paano siya magko-customize na sukat para sa'yo? May unang-unang option na pwede kang gawin, which is ayun yung pinaka-the best option. Punta ka sa kanya para masukatan niya yung bike mo. Siyempre, dadalhin mo yung bike mo dahil dun susukatin. Ililink ko na lang yung full address niya dyan sa description. Pero paano kung hindi ka makakapunta, hindi mo alam puntahan, malayo sa'yo? Pwede pa rin naman, pwede pa rin naman. Ang instruction niya, kuha ako ng karton, tapos i-trace ko dun sa frame ko according sa gusto kong sukat. Tapos nang after mo nang matrace sa karton, gupitin mo. Then, i-fit mo na sa bike mo kung okay na sa'yo yung ganung sukat. Tapos kung tingin mo, sakto na sa'yo, sukatin mo yung karton in centimeters. Tapos yun, padala mo na sa kanya. I-indicate mo dun kung ano yung mga sukat na nakuha mo para malaman niya. Ngayon, gaano katagal ginagawa? Ang sabi niya, once na nag-deposit ka na, ang pinadeposit niya sa akin noon, 700. Once na nag-deposit ka na ng 700, ipipila niya na yun. Ipipila niya ng gagawin niyo for next week. Kapag nakapila na yung bag mo, once na sinimulan niya ng gawin, mga more or less, sabi niya, 3 to 5 days matatapos na. Nakita ko sa Facebook yung mga gawa niya, ang gaganda eh. Mga ganda yung design na ginagawa niya eh. Kaka tingin ko, sa tingin ko quality rin. So yun, tapos na yung bag ko, pinakita niya sa akin yung picture. Ipapagrag ko na lang para makuha natin. And then, tingnan natin yung quality. Tsaka yung kung sukat na sukat ba siya sa bike ko. Makalipas ang ilang araw. Hi. Okay na yan, sir. Salamat po. Thank you. At yun na nga, nakuha na natin yung frame bag. Ganda oh. Quality yung gawa niya eh oh. Sleeper. Tapos ito yung loob. Dami mong malalagay. Usually ito mga nilalagay ko dyan. Camera. Power bank. Cord. Sunblock pwede oh. Magamit ako sunblock. Hindi ako takot umitim ha. Kasi pinoprotektahan ko yung tattoo ko. Masamang mabilad sa araw yung mga tattoo. Mabilis magfade. Diba? Dami pang space. Kung di magkasya yung interior or yung inner tube dun sa binili kong tool bottle, pwede sa loob yung ano. Tapos dun sa kabila, meron din siyang compartment dun. Kaso dito, medyo maninipis na lang yung pwede mong ilagay. Kasi ganyan lang siya. Sa pang manipis, kunwari ATM mo to, bilhin mo ATM mo dyan or ID, pasok dyan. Tapos tong photo stand, pasok din dyan. Tapos ano ba ba? Pera. Pasok na pasok yung mga bills mo dyan. Pwede rin barya. Kaso, may problema. Sinukat ko kanina sa bike ko. Pagkasukat ko sa bike ko, sumobra ng konti yung haba. Pero yung problema na yon, shoutout sa'yo Outdoor Lang. Pinapabalik niya tong frame bag na to. Gagawa siya ng bagong template para sumakto mismo dun sa sukat ng frame ko. O, di ba? Bait. Pinasukat niya kasi sa akin yung ano eh, down tube. Medyo sumobra nga siya. Sumobra siya dun sa binigay kong sukat. So, hintayin na lang natin magawa niya ng bago.
Pero all in all, ayos. Tinanong niya kung tago ko daw ba yung karton na pinagsukatan. Buti na lang, naitago ko pa. Ito. Balik nung bag, pinapasama niya to. Oh, medyo mahaba nga talaga. Pero outdoor lang, kita mo naman. Kamali siya, pero diba, willing siyang gumawa ng bago para sa satisfaction ng customer. Isa pa, pabalik sa kanya, tsaka yung papunta pabalik sa akin, pag nagawa niya na, sagot niya na yung shipping nun. Ilang sandali pa. At yun na nga, nakachat ko si Outdoor lang. Kakachat niya lang sa akin, nakarating na sa kanya yung pinadala kong karton. Sinukat niya yung karton ng actual. Tapos nagtaka siya kasi yung sukat ng karton, mas mahaba yung mga naka-indicate na sukat doon. Sa pagkakaalala ko kasi, yung karton na yun, yung tin-raise ko sa frame ko, yung haba niya may konti pang space. Kaya nagpasobra talaga ako ng konti. Ngayon, hindi ko lang alam kung yung mga pasobra ko na yun ay sumobra ng sobra-sobra. So partly, may mali rin ako. Pero yung haba ng down tube, 40 lang talaga yung nilagay ko ron eh, pero yung nagawa niya 42. Pero pagdating dun sa height ng frame bag, tama naman, kontento ako dun sa height, dun lang talaga sa haba. Kasi nagbe-bend na siya eh. Nagbe-bend na yung bag dahil sa sobrang haba. So yun, pinaka the best option talaga, pumunta ka sa kanya para siya mismo magsukat ng frame mo. So ngayon, tinanong ko siya kung kailangan ba magdagdag ng bayad o ano. Ang sinabi niya sa akin, yung shipping fee pabalik dito, pag nagawa niya na yung bag, ako na lang daw sumagot. Okay lang naman kasi may kasalanan din naman ako kahit papaano. Hintayin na lang natin. Makalipas ang ilang araw. At yun na nga, bumalik na yung frame bag natin. Gaya ng sabi ko, ako na nagbayad nung shipping fee. Although, mura lang naman, 145. Pero bago natin isukat sa bike natin, gusto ko muna mag-shoutout. Shoutout kay Kabitek na Jamerson Ramirez, naka-Kaisport GSX 2.0 din siya. Parehas kaming nalilitan sa cogs nung bike namin. Kasi nga naman 11 to 32 tit lang. Medyo lugi sa ahon. Gusto ko rin mag-shoutout. Shoutout sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin, lalong-lalo na yung mga tropa natin na ka-Elbrus natin. Isang beses ko lang silang nakasama sa meet and ride namin, pero solid yung naging samahan. Kaya shoutout sa inyo, Sir Iboy, Sir Deng, Sir Elgin, Sir Anton, si Sir Gyoge, at si Sir AR. Si AR na nakaka-export na rin. Balak na rin ibenta yung Elbrus. Shoutout sa inyo kahit wala na akong Elbrus, hindi nyo ako kinikik sa group. At sa mga kapwa ko, YouTuber, Abo All Around, kasama rin yan sa Hanap Buhay. Shoutout sa'yo. Tsaka si Sir Chev TV na laging nakatutok. Tsaka si Kabisyo. Shoutout sa inyo. More blessings sa channel natin, mga sir. Tignan nyo naman. Saktong-sakto na yung sukat. Bumili ako ng Cephal, a cool battle, 200 plus sa Shopee. Ay, kaso, hindi kasha dito sa battle cage na binili ko. So, kung bala ko, bumili ako ng ibang battle cage, isa dito. Tapos ito, lalagay ko na lang dito. Tapos yung pump, hindi ko na sinama dito, para maluwag yung space. Dito ko na lang sa ilalim kinabit. Safe naman siguro to, hindi naman dumatama yung crank arm. Ito ayos na, extra ano rin yan, extra tubig. Kasi diba yung mga next stop nyo para bumili ng tubig, hindi mo alam kung matatagalan o malapit lang. Mas okay na may extra battle gauge. Sa dito para sa tubigan, sa dito para sa tubigan. Tapos yung ilalagay ko rito, itong tool battle. Sana lang kasha yung interior dito. Hindi kasi kasha to dito. So ito naman kararating lang galing kay Coolstop 16HPH. Bumili ako ng dalawang battle cage. Topic Modula Cage 2. Sana lang mag-fit dito yung tool battle natin. Ito adjustable to eh. Bumili na rin ako ng extra inner tube. Ito rin, sana mag-kasha siya dito. So ito, pinipindot siya dito para ma-adjust mo.
Try natin kung kasya na to. Medyo masikip pa rin. Pero at least kahit pa paano, pumasok. Tingnan naman natin to, ang inner cube kung kasya dito. Balit atin sa plastic. Baka mabutas eh, baka hindi. Masok naman siya. Tapos may space pa rito. Hopefully, kasya pa dito yung parating na multi-tools natin. Para dito na lang nakalagay, di ba? Ito pala yung gamit ng dent. Isasakto mo rito. Nakita niyo yung dent. So, ito na yung giyo na multi-tools. Sana kasya siya dito. Shoutout sa mga kapatid ko para dito. Advance birthday gift. Maraming salamat, Warga at Karapinggo. Ayos na. Sa Pamparin. $100 lang doon sa Shopee.